hindi may kakaila ang bansang Pilipinas ay mayaman sa mga likas-yaman. Sa nakalipas na aralin ay natutunan mo at naunawaan mo ang ukol sa mga yamang lupa at yamang tubig na may tuturing nating kayamanan ng maraming Pilipino. Sapagkat maraming mga Pilipino ang umaasa sa mga pangkabuhayang dulot at bigay ng yamang lupa at yamang tubig. Likas na yaman ng ating bansa ang may tuturing ang mga pang-agrikultura at pangkatubigang gawain ukol sa pangisdaan at ukol sa pagsasaka ng marami nating Pilipino. Halika't ating tuklasin natin ngayong linggo ang panibagong aralin na may kaugnayan sa hamon at oportunidad sa gawaing pangkabuhayan ng bansa. Halika, samahan niyo ako. Bakit nga ba hindi biro ang magtanim? Dahil sa maghapong na kayo ko? Ano pa? Dahil sa mga iba't ibang pagsubok ang kinakaharap ng isang nagtatanim. Sino sa ating mga manggagawang Pinoy ang masipag magtanim? Tama ang mga magsasaka. Ibig mo rin bang maging isang magsasaka? Tama, kung nais mo maging isang magsasaka, nakakatulong ka sa ating kapwa. Kung ang tatay mo ay isang magsasaka, ikararangal mo ba ang kanyang hanap buhay? Tumpak! Kasi kung walang nagtatanim, walang aanihin, wala din tayong kakainin. Sa ang gawaing pangkabuhayan sila nabibilang? Doon sa unang larawan, saan sila nabibilang? Sa pangingisda. Yung pangalwa, yung una sa pagsasaka, pangalwa sa pangingisda at iba't ibang mga gawain. Hamon at oportunidad sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Ano yung mga hamon? Ano naman yung oportunidad? Bago natin ito ituloy, alamin muna natin kung ano ibig sabihin ng hamon at oportunidad. Pag sinabing hamon, ito yung may kaakibat na pagsubok. Pag sinabing oportunidad, ito yung mga gawaing makapagbibigay ng ginawa doon sa mga manggagawa. Ano-ano ang hamon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa? Ano-ano ang mga oportunidad? Iyan ang ating pag-aaralan. Agricultural. Kilala ang Pilipinas bilang isang agricultural na bansa. Kung kaya, ang isa sa mga nangungunang gawaing pangkabuhayan sa bansa ay ang pagsasaka. Sadyang malawak ang taniman dito, tinatayang nasa 35 hektan ang sinasakang lupain sa bansang Pilipinas. Ang kabuhayang ito ay mahalaga dahil nagmumula sa lupa ang mga produkto na pangunahing pangangailangan ng tao para mabuhay. Kung liliit ang produksyon, maapektuhan ang taong bayan at ang bansa. Ayon sa mga magsasaka, ang uri ng kanilang pamumuhay ay isang tuloy-tuloy na pagkikipaglaban sa mga hamong pagkibat ng kanilang hanap buhay. Kasama rito ang mga sumusunod na hamon, lalo lumalaking bilang ng mga angkat sa produktong pang-agrikultura. Kahirapan, dulot ng mababangkitan ng mga magsasaka, limitadong pundo na pinagkaloob ng pamahalaan bilang tulong sa maliliit na magsasaka. Suliranin sa irigasyon, kawalan ng kontrol sa negosyo at sa presyo, mga suliranin sa kalamidad, pagkasira ng kalikasan at pagbabago ng panahon. Sa kabila ng hamong ito, may mga oportunidad ding ipinagkakaloob sa mga magsasaka gaya ng mga sumusunod. Impormasyon sa mga bagong pag-aaral at saliksik upang gumanda ang ani at tumami ang produksyon ng mga sinasangka. Paggamit ng mga bagong teknolohiya para mapabilis ang produksyon. Paghihikayat sa mga OFW na mamuhunan sa magsasaka, sa pagsasaka at linangin ang mga lupain na kanilang probinsya at pagbibigay ng pagkakataon para sa magsasaka na makapag-aral ng tamang paraan ng pagsasaka.
Dumako naman tayo sa tinatawag na pangingisda. Anong mga hamon? Ano naman ang mga oportunidad ang kanilang kinakaharap? Pangingisda. Bilang isang kapuluan, ang Pilipinas ay napapalibutan ng tubig kung kaya't napakayaman ito sa mga pagkaing dagat at halamang dagat. Itinuturing ang Pilipinas bilang isang sa pinakamalaking tagatustos ng isda sa buong mundo. Upang mapalakas ang gawaing pangkabuhayan na ito, narito ang ilan sa mga maituturing na oportunidad sa pangingisda. Pagtatatag ng Philippine Fish Marketing Authority sa industriya ng pagbili ng isda sa pamamagitan ng pagtatayo ng karagdagang daungan at pantalan sa mga estratehikong lugar upang mapalago ang kita at produksyon. Pagpapatayo ng planta ng yilo at imbakan ng mga isda. Paglalaan ng mga sasakyang pangisdaan. Pagbili ng mga modernong kagamitan sa pangisda tulad ng underwater sonars at radars. Paggawa ng bagong kurikulum para sa marine at fishing. Pagkakaroon ng mga kooperatibang naglalayong masuportahan ang maliliit na mangingisda. Paglulunsad ng mga programang makatutulong sa pagpapaunlad ng industriya ng pangisdaan tulad ng Blue Revolution upang mabiyayang uli. Samantala, maituturing na pinakamalaking hamon sa pangingisda ay ang climate change o pagbabago ng klima ng mundo. Kabilang din sa mga hamon na sa gawaing pangkabuhayan ito ay ang mga kalsada istrukturang nakababagal sa transportasyon ng mga produktong dagat. Kung kaya't hindi mapaabot sa merkado ang mga sariwang isda, hamon ding maituturing ang pagkasira ng mga tahanan ng mga isda sa ilalim ng dagat at hindi epektibong pangangalaga sa yamang dagat, lalo na sa mga protektadong lugar. Ano-ano ang hamon sa mga gawaing pangkabuhayan? Ano ang dapat gawin sa mga hamon na ito? Ano-ano ang oportunidad sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa? Ano ang dapat gawin sa mga oportunidad na ito? Meron tayong apat na tanong. Doon sa apat na tanong na yan, ay pipili kayo ng isa doon sa tanong at sasagutin ninyo ang napiling tanong sa comment box ng bahagi ng video na to at babasahin ko yan mamaya. Huwag kalimutang ilagay ang pangalan sa ang paaral na nag-aaral at anong seksyon kung saan nabibilang. Sana may mga gandang sagot akong mababasa mamaya. At sa susunod na video ay aking isya-shout out ang nakakuha ng magandang sagot. Tandaan mo, kilala ang Pilipinas bilang isang agricultural na bansa. Dalwa sa pangunahing gawaing pangkabuhayan ng bansa ang pagsasaka at pangingisda. Ang mga gawaing pangkabuhayan na nakararanas ng iba't ibang hamon na dapat malagpasan at ang oportunidad na makatutulong para sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Kopyahin ang talahan na yan sa sagutang papel, punan ang tamang datos. Gawaing pangkabuhayan. Sa gawaing pangkabuhayan, meron tayong tinatawag na hamon at may tinatawag tayong oportunidad. Okay. Ano ba yung mga gawaing pangkabuhayan? Pangingisda. Ano pa? At pagsasaka. Anong hamon ang inyong natutunan? Ano naman ang oportunidad ang inyong natutunan kung ang pag-uusapan ay ang pagsasaka at kayo din ang pangingisda? Sana meron kayong natutunan sa araling ito at mangyaring mag-comment sa mga kung ano ang natutunan nyo sa aralin at kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel ay huwag kalimutang isubscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod na video ay maging updated kayo at maging updated kayo sa mga bagong aralin na aking i-upload. Sana nakatulong ang aralin. Magandang araw sa inyong lahat.